sa'yo'y kaganda ang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin. Ayon din sa'yo'y pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumihan at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong awiin. Ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa ating Ebanghelyo, lumapit ang ilang mga Griyego kay Felipe at nakiusap, "Ibig naming makita si Jesus." Ito ang hangarin ng bawat Kristiyano, lalong-lalo na ngayong panahon ng Kwaresma. Bilang tugon sa hangarin nating ito, inihayag ni Jesus ang tungkol sa oras ng kanyang kaluwalhatian na tumutukoy sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Ang kaluwalhatian ni Jesus ay naipahayag hindi lamang sa kanyang muling pagkabuhay, kundi maging sa kanyang pagpapakasakit. Tayo pong lahat ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, naluba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, alang-alang sa dakilang pag-ibig ng iyong anak na siyang nagbunsod upang mahalin niya ang lahat, anupat kusa niyang inako ang mamatay para sa sanlibutan, kami naway masigasig na tumahak sa kaniyang dinadaanan sa iyong pag-akay sa kaniyang pamamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinasabi ng Panginoon, "Darating ang panahon na gagawa ako ng bagong pakikipagtipan sa Israel at sa Huda. Ito'y di gaya ng tipang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila sa Ehipto. Bagamat sumira sila sa kasunduan namin, nagtiyaga ako sa kanila. Ganito ang gagawin kong tipan sa Israel. Itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan. Isusulat ko sa kanilang mga puso.
ako'y magiging kanilang Diyos at sila ang magiging bayan ko. Hindi na nila kailangang turuan ang isa't isa upang makilala ang Panginoon. Lahat sila, dakilat hamak, ay makakakilala sa akin sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang maling gawain at hindi ko na gugunitain pa ang kanilang kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harap ay huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghariin. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Kung magkagayon na, aking tuturuang sa iyo lumapit ang makasalanan. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, noong si Jesus ay namumuhay rito sa lupa, siya'y dumalangin at lumuluhang sumamo sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. At dininig siya dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba. Bagamat siya'y anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap na niya ito, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Ang sinumang maglilingkod upang ako'y sumusunod ay tunay na itatampok sa kaligayang lubos ng mahal na anak ng Diyos. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan.
Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, kabilang ang ilang Griyego sa mga pumunta sa pista upang sumamba. Lumapit sila kay Felipe na taga Bethsaida, Galilea, at nakiusap, "Ginoo, ibig po naming makita si Jesus." Sinabi ito ni Felipe kay Andres, at silang dalaway lumapit kay Jesus at ipinaalam ang kahilingan ng mga iyon. Sinabi ni Jesus, "Dumating na ang oras upang parangalan ang anak ng tao. Tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito'y mamumunga ng marami. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kaniyang buhay ay siyang mawawala nito. Ngunit ang napopuot sa kaniyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin. At saan man ako naroroon, ay naroroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin. Ngayon, ako'y nababagabag. Sasabihin ko ba, Ama, iligtas mo ako sa kahirapang daranasin ko? Hindi, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako naparito, upang danasin ang kahirapang ito. Ama, parangalan mo ang iyong pangalan." Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Pinarangalan ko na ito at muli kong pararangalan." Narinig ito ng mga taong naroon at ang sabi nila, "Kumulog." Sabi naman ng iba, "Nagsalita sa kanya ang isang anghel." Sinabi ni Jesus, "Ipinaririnig ang tinig na ito dahil sa inyo, hindi dahil sa akin. Panahon na upang hatulan ang sanlibutan. Itataboy ngayon sa labas ang pinuno ng sanlibutang ito. At kung ako'y maitaas na, ilalapit ko sa akin ang lahat ng tao." Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano siya mamamatay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tayo po ngayon ay nasa ika-limang linggo na ng Kwaresma. Ngayon po ay hudyat na, nasa susunod na linggo ay papasok na tayo sa pinakataimtim at pinakabanal na paggunita ng sambayan ng Kristiyano, ang Semana Santa, na kung saan ay aalalahanin natin ang misteryo paskwal ng ating Panginoong Hesukristo. Kapag pinag-uusapan po ang misteryo paskwal, tatlong mahalagang bagay o kaganapan
ang nakapaloob dito. Unang-una, ang pagpapakasakit ni Jesus Nazareno. Ikalawa, ang kaniyang kamatayan sa krus. At ang ikatlo, ang kaniyang muling pagkabuhay. Kung mapapansin po ninyo, ang mga simbahan sa iba't ibang bahagi ng mundo ay mayroong ng mga telang lila na ginagamit pantakip sa mga altar, mga imahe o mga santo. Ito po ay isang matandang tradisyon na ating ipinagpapatuloy. Kung atin pong sasaliksikin ang isang kabanata sa mabuting balita ni San Juan, may isang tagpo roon na kung saan noong ipinahayag ni Jesus Nazareno na siya ay anak ng Diyos, ang mga tao na isyang batuhin. At ano ang ginawa niya? Si Jesus Nazareno, kasama ng kaniyang mga alagad, ay nagtago. Bakit nagtago? Takot ba si Jesus Nazareno? Hindi. Hindi siya natatakot na batuhin. At hinding-hindi takot si Jesus Nazareno na mamatay. Nagtago si Jesus Nazareno dahil hindi pa oras o hindi pa panahon ng kaniyang pagpapakasakit. Sapagkat may tamang panahon ang lahat ng kalooban ng Diyos. Kaya nga sa pagtatagong ito, tayo rin sa ating paggunita ay nakikibahagi sa kaganapang ito, lalong-lalo na sa punto na kung saan si Jesus Nazareno ay magpapakasakit at mamamatay sa krus. At pagmasdan ninyong mabuti sa kaniyang pagkabuhay na mag-uli, ang mga telang lila ay muling aalisin at muli nating maaaninag ang ating mahal na poong Hesukristo. Noong nakaraang kapistahan po, dito sa Quiapo Church, ang tema ng ating Nazareno 2024 ay ibig po naming makita si Jesus. Ito po ang laman ng ating ebanghelyo sa araw na ito. Ang mga pangungusap na ito ay sinabi ng ilang mga Griego kay Felipe pagkatapos muling buhayin ni Jesus Nazareno ang kaniyang kaibigan na si Lazaro. Naging ugung-ugungan sa mga bayan ang himala at milagrong ginawa ni Jesus Nazareno. Alam po ninyo, sa kanilang kapanahunan, ang mga Griego itinuturing na matatalino, kilala sa pagiging mapanuri at may magaling na pangangatwiran. Kaya hindi agad-agad sila mabilis makapaniwala. Pero sa punto at pagkakataong ito, hindi utak ang kanilang ginamit. Kung hindi, ginamit nila ang kanilang mga puso sa paghangad na makita si Jesus Nazareno. Opo, uulitin ko, hinangad ng kanilang puso na makita si Jesus Nazareno. At naniniwala ako na hindi sila nabigo. Sa pagkakakita nila kay Jesus Nazareno, ay napunuan na ang matagal na kakulangan na minimithi ng kanilang buhay. Natagpuan na rin nila sa bandang wakas ang tunay na kayamanan at liwanag na matagal na nilang hinahanap. Kaya nga po kung ang mga Griego ibig na makita si Jesus Nazareno, naniniwala ako na ang bawat isa sa atin ngayon hinahangad na makita din
sa Jesus Nazareno sa maraming pagkakataon sa ating buhay. Ibig natin siyang makita sa napakadaming kadahilanan. Marami sa atin ibig makita sa Jesus Nazareno dahil marami sa atin wala nang ibang kakapitan pa. Minsan, may isang kadiboto po ang lumapit sa akin pagkatapos ng misa. Ang sabi niya sa akin, "Father, may cancer po ako. Pero alam po ninyo, hindi po ako nawawala ng pag-asa. Tanging kay Jesus Nazareno po ako, humuhugot ng aking lakas. Naniniwala po kasi ako na pagagalingin niya ako. Kaya po kahit may cancer ako, Father, hindi po ako natatakot at hindi po ako nagsasawa paulit-ulit na lumapit at pumunta sa kaniyang tahanan." Yung isang kadiboto naman natin ang sabi sa akin, habang patuloy ang kaniyang pag-iyak ng malakas, sabi niya, "Father, ito po yung larawan ng aking anak. Pwede po ba ninyong ipanalangin siya? Siya po ay may malubhang karamdaman sa mga sandaling ito. Ipanalangin po natin siya kay Jesus Nazareno para gumaling po agad siya. Alam po ninyo, Father, kahit po wala dito ang anak ko, dahil wala po kaming kakayahan na dahilin siya dito, naniniwala po ako, pagagalingin po siya ni Jesus Nazareno." Alam po ninyo, sa napakaraming pagkakataon, nasaksihan ko ang maraming tao at maraming kadiboto natin dito sa loob ng kaniyang dambana, umiiyak habang nananalangin, lumuluhod habang nananalangin, habang yung iba umiiyak habang nakatitig at dumudungaw sa mahal na imahe ng Poong Jesus Nazareno. Dahil dito mismo sa kaniyang tahanan, dito mismo sa kaniyang basilika, maraming milagro at maraming himala ang kaniyang ginagawa. Kaya nga ang mga tao, ibinubuhos dito sa loob ng simbahan ang lahat ng kanilang saloobin, ang bawat nilang pagkabigo. Ikinukwento kay Jesus Nazareno ang mga nasira nilang relasyon. Sinasabi sa kanya kung sila'y mga pagod na at nais na nilang huminto. Kinukwento kay Jesus Nazareno kapag sila'y hinahamak ng mga sari-saring tao. Isinusuko nila kay Jesus Nazareno ang mga bagay sa buhay na hindi na nila kaya. Kaya nga, ibig po nating makita sa Jesus para sabihin sa Kanya na mahirapan man tayo sa ating paglalakbay, hinding-hindi tayo susuko sapagkat alam natin na may kaagapay tayo sa ating pakikipagsagupa sa buhay. Ibig po nating makita sa Jesus Nazareno para magpasalamat tayo sa walang patid na biyaya at awa na kanyang ibinibigay sa atin. Bagamat sa maraming pagkakataon, tayo ay hindi karapat-dapat sa mga grasyang ito. Kaya nga sa ating pagsisimba, alam po ninyo, minsan naririnig natin ang awiting ito. At ito po ang isa sa aking paborito. Sabi nito sa lyrics, "Poong Jesus Nazareno, salamat sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Poong Jesus Nazareno,
patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay, puso ko'y sa iyo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at sa dusa, ikaw ay kasama ko, ang samukot dasal, sana po'y pakinggan mo nang mapawi na ang mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po ang iyong pagmamahal na darama ko. Ngayon at kailanman, ikaw ay pupurihin ko. At alam po ninyo mga kadiboto, sa isang taong taimtim ang panalangin at debosyon, makakasiguro po ako muling magpapakita sa kanya, sa Jesus Nazareno. Bakit muling magpapakita? Dahil bago pa natin hanapin siya, nahanap na niya tayo. Bago pa natin siya masumpungan, nasumpungan na niya tayo. Bago pa natin siya inibig, iniibig na niya tayo. Magpapakita siyang muli sa atin upang sabihin, mahal na mahal na mahal niya tayo sa kabila ng ating kasalanan at pagiging marupok. Nais niyang sabihin sa bawat isa sa atin na hindi tayo nag-iisa sa tunay na traslasyon ng ating buhay. Ramdam ng Diyos ang bawat pagbatak natin sa lubid ng pagsusumikap. Nauunawaan ng Diyos ang bawat pagsalya natin upang maitawid ang pagkagutom at pagkauhaw natin sa buhay. Nakikita ng Diyos ang bawat nating pagsusumikap, ang bawat pagsasakripisyo na ginagawa natin para sa ating mga anak, para sa ating mga kapatid, para sa ating mga magulang, at para sa ating mga kapamilya. Batid ng Diyos ang paghahangad natin na gumaling tayo mula sa ating malubhang karamdaman at higit sa lahat upang maiahon natin ang mahirap at aba nating kalagayan. At ngayong huling linggo sa panahon ng Kwaresma, wala siyang hinahangad sa atin kung hindi mamunga tayo sa ating kabutihan. Mamunga tayo sa ating buhay panalangin, buhay pagsasakripisyo, at buhay pagkakawanggawa, na tayong lahat guminhawa ang ating pamumuhay, na lumaya tayo sa ating pagkakaalipin at maging instrumento tayo ng kanyang dakilang misyon na ang lahat makapanirahan sa langit. At upang kahit sa napakaliit na paraan na ating magagawa, masilayan din ng ibang tao ang mukha ni Jesus Nazareno sa ating mga sariling mukha, na magningning nawa siya sa ating mga buhay. Dahil tayong lahat na naririto ay kanya nang pinagaling, pinalaya, at higit sa lahat, iniibig na walang kapalit. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat at ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako. Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo.
ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Minamahal kong mga kapatid, manalangin po tayo sa ating Amang nasa langit upang tulungan tayong makatulad sa kaniyang anak na si Jesus na nagmahal sa mundo at nag-alay ng buhay para sa ating kaligtasan. Buong pagtitiwala tayong manalangin, Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Makita nawa kay Papa Francisco, mga obispo, mga pari at mga relihiyoso ang kanilang pag-aalay ng sarili upang lahat ng mga Kristiyano ay patuloy na magbigay papuri sa Diyos at magsikap sumunod sa kanilang magandang halimbawa. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Isulong nawa ng mga opisyal ng pamahalaan ang mga hakbang tungo sa kapayapaan at ikauunlad ng sambayanan, lalong-lalo na para sa mga mahihirap na mga mamamayan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming ang iyong bayan. Maglaan nawa kami ng panahon para sa taimtim na pakikinig at pagsunod sa mensahe at diwa ng salita ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Pakinggan nawa namin ang hamon ni Hesukristo na kami maging bukas palad at mapagpatawad sa aming mga kapwa tungo sa landas ng pagbabagong buhay. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Tanggapin nawa sa kaluwalhatian ng langit ang aming mga mahal sa buhay na pumalaw na mula sa daigdig na ito, pati na rin ang mga taong namatay na walang nakakaalala. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, Ama naming nasa langit, dinggin mo ang panalangin ng iyong sambayanan. Tulungan mo kaming maging mapagkalinga sa aming mga kapwa upang kami maging karapat-dapat sa kaloob mong buhay na walang hanggan. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno na aming Panginoon. Amen. Magsiupo munang lahat. Ang tinapay
sumasagot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami dumadalangin ang mga pinapagsaloob mo na mga nilalaman ng pananampalatayang Kristiyano ay iyong gawing dalisay, pakundangan sa ipinagdiriwang na paghahain ito sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Sa pagbabakas sakali mong kami bubuti, isinugo mo si Hesu Kristo upang pangunahan kami bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga api at dukha ay kaniyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kaniyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo lagi kami makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mahabang napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Salud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang binasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan.
gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila at San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Ibig naming makita si Jesus. Ito ang sigaw ng mga Griego sa ating Ebanghelyo. Ngayon pong panahon ng Kwaresma at Semana Santa, naway matagpuan natin si Jesus Nazareno sa kaibuturan ng ating mga puso. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at tuwag
ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod doon lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Siya ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Kita ay
Announcement. Ngayong panahon ng Kwaresma, tayo ay tinatawag na dagdagan ang ating pagsasakripisyo, pananalangin at pagkakawang gawa. Kaugnay nito, magkakaroon po tayo ng second collection para sa pondo ng Alay Kapwa. Ang malilikom dito ay gagamitin upang tumugon sa mga pangangailangan ng ating mga kapatid na may sakit, nagugutom at maging biktima ng sakit upang at sa ibang kalamidad. Tinatawag po tayo sa ating mahal na Arzobispo Jose Advincula na maging bukas palad sa ating kapwa. Sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Inihandog po ng simbahan ng Quiapo ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang mga oras po ng ating finance office tuwing Lunes hanggang Webes at Sabado ay alas 8 ng umaga hanggang alas 4:45 ng hapon. Tuwing Biyernes at Linggo ay alas 7 ng umaga hanggang alas 6:45 ng gabi. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralam po ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno ay tumatanggap na ng mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 2024-2025. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan para sa taong 2024-2025. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok sa grade 1 at grade 7. Mayroon din pong matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-aral ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay makatapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-message sa Dadasarin Catholic School Facebook page para sa iba pang tulong, pang-edukasyon, pinansyal, diskwento at mga scholarship. Maaari ninyong tawagan ang mga sumusunod na numero 8733-9929 or 8244-5609 or 0966-211-2152. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo.
Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakikinabang sa katawan at dugo ng iyong anak ay mapabilang nawang lagi sa mga kaanib niya na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, inihinto ka namin para mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang Diyos mong hinamatayan ay sa bisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Nuestro Padre Jesús Nazareno.